hindi pumayag si Lieutenant San Pedro na sa sahig ako matulog, Tito Makoy. Kahit pa sabi ko sa kanya, sa kama siya kasi biseta ko siya. Ang wika niya, hindi raw siya komportable kung ako na may-ari ng bahay ay matutulog sa sahig. Dapat raw ako ang nasa kama. Kaya naman para matigil na ang nakakatuwang pagtatalo namin, Tito Makoy, ang sabi ko na lang sa kanya, eh total malaki naman ang kama kaya sige, tabi na lang tayo kung gusto mo. Wika ko, Tito Makoy. Okay, mas maigi yan. Wika niya sa akin, Tito Makoy. Kaya naman pinatay ko na ang ilaw sa loob ng silid at nahiga na rin ako sa kama na magkatabi kami. Matapos akong mahiga, Tito Makoy, ay humarap sa akin si Lieutenant San Pedro. Ilinapit niya ang mukha niya sa mukha ko. Ngayon, Tito Makoy, amoy na amoy ko na ang kanyang hininga, amoy alak. Pero para sa akin, Tito Makoy, ang bango nito. Kasi ang alak na binili namin ay mabango talaga ang amoy. Tapos pareho naman kami hindi namumulutan. Kaya gustong gusto kong amuyin ang kanyang hininga. Lasing si Lieutenant San Pedro, Tito Makoy. Ang magkahalong amoy ng alak at ang kanyang perfume ay parang nagagayuma ako, Tito Makoy. Pero hindi ako gumagalaw. Hinihintay ko lang siya kung ano ang gagawin. Kaya naman, Tito Makoy, ipinikit ko na ang aking mata para makatulog. Pero nang ipikit ko ang aking mata, ay bigla na lang dumampi sa labi ko ang labi ni Lieutenant San Pedro. Hinayaan ko lang muna siya, pero sa pangatlong beses na paghalik niya ay hindi na rin ako nakapagpigil, Tito Makoy. Gumanti na ako. At nang gantihan ko siya ay tumudo na siya sa kanyang ginagawa. Tuluyan nang nag-alis ng kanyang suot at pagkatapos inalisan niya rin ako. Nang yakapin niya ako, Tito Makoy, binulungan ko siya. Alam mo ba itong ginagawa mo? Yan po ang tanong kong pabulong, Tito Makoy. Ang sagot niya sa akin, Tito Makoy, oo, lasing ako pero alam ko ang ginagawa ko at gusto kong gawin ito. Galit ka ba? Sagot at tanong niya sa akin, Tito Makoy. Sa halip na magsalita ako, Tito Makoy, ay yumakap na lang ako sa kanya at humalik sa labi niya. Hanggang sa pareho kami, hindi na makontrol ang mga sarili. Naging simula namin iyon, Tito Makoy. Kaya naman sa 3 gabi at 2 araw na magkasama kami, ay parang honeymoon ang nangyari. At pareho kaming bumalik sa aming mga trabaho noong Lunes na maagang maaga. At sa pagkakaroon namin ng ugnayan, Tito Makoy, ni Lieutenant San Pedro, ang bahay ko sa Lucena ang naging love nest namin. Pagpareho kami nasa Lucena, minsan namamasyal kami sa downtown, minsan naman naglalakad-lakad sa Dalahican Port tuwing dapit hapon. At kung minsan, sa bahay lang kami nagkukulong pagpareho kaming tinatamad, Tito Makoy. Masaya kami pareho pag magkasama. Masaya kaming pinagsasaluhan ang aming oras. Kahit paminsan-minsan lang kasi nga dala ng aming mga trabaho. Pero Tito Makoy, sa bawat oras na magkasama kami, kompletong-kompleto ang buhay ko tuwing pareho kami nasa Lucena. Wari ko, Tito Makoy, ang bawat oras ay parang hanging lumilipas. Makalipas ang mahigit isang taon, nasa bahay ko ulit kami, Tito Makoy, dito sa Lucena. Sa pagtulog namin gaya ng dati, laging inuuna namin ang aming pribadong sandali. Si Lieutenant San Pedro, sa pagkakataong ito, naninibago ako sa mga kilos niya. Kasi Tito Makoy parang sabik na sabik sa akin
ang bawat yakap niya at halik, kakaibang kakaiba Tito Makoy, na sinasabayan ko naman para maipadama ko rin sa kanya ang aking pagmamahal. At sa pagkakataong ito, maya't maya ay gusto niyang laging mag-usap ang aming katawan. Labis ko namang ikinakatuwa ang ganitong sitwasyon, Tito Makoy, kasi pakiramdam ko, pareho kami ng nararamdaman sa isa't isa. Mahal na mahal namin ang bawat isa sa amin. Nang matapos kami, Tito Makoy, sa pang-ilang round, habang nagpapahinga, nabigla ako, Tito Makoy, kasi naramdaman ko na tila umiiyak si Lieutenant San Pedro. Narinig ko kasi ang kanyang hikbi kahit na pilit niya itong tinatago sa akin. Kaya naman, Tito Makoy, tinanong ko siya kung ano ang problema. Ang sabi niya sa akin, nalulungkot ako kasi aalis na ako sa destino ko. Madidestino na ako sa ibang lugar, di na tayo magkakasama. Bukas, galing dito sa bahay mo, dediretso na ako ng Camp Aguinaldo para sa bago kong destino. Yan po ang wika niya, Tito Makoy. Tito Makoy, para akong natabunan ng landslide. Hindi makagalaw at hindi makapagsalita. Ang wika ko na lang sa sarili ko ay kung ano ito. Kung kailan pa ako nakatagpo ng pagmamahal, ay saka naman ilalayo sa akin ang taong isinisigaw ng puso ko, Tito Makoy. Kaya naman, wala akong ibang nagawa kundi ang yakapin siya at halikan ng buong higpit noong gabing iyon, Tito Makoy. Kasi nga, huling gabi na namin pala ito. Ang sabi ko sa kanya, mahal na mahal kita, bro. At sinagot niya rin ako na mahal na mahal din kita, bro. At mamimiss kita. Mamimiss ko ang samahan nating ito. Alam mo, Tito Makoy, bro kasi ang tawagan namin sa aming pribadong oras. Kinabukasan, maaga siyang umalis ng bahay, Tito Makoy. Pero habang naghahanda siyang paalis, ay nakiusap siya sa akin na huwag iiyak. At manatili lang dito sa loob ng silid, huwag munang lumabas. Lumabas lang daw ako kung alam ko na nakalayo na siya sa bahay, Tito Makoy. Ayaw niya kasing tingnan ko siya habang papalayo. Kaya naman, Tito Makoy, sinunod ko ito. At isa pa, hindi rin ako lumabas ng silid ko kasi mula paghakbang niya palabas ng silid hanggang sa narinig kong isinara ang gate, hindi ko na mapigilan, Tito Makoy, ang maiyak. Kasi mag-isa na naman ako. Yung taong minamahal ko, ilalayo na sa akin. Pinagkaitan na naman ako ng kaligayahang inaasam ko at pinapangarap, Tito Makoy. Sa kasalukuyan, Tito Makoy, nasa Mindanao siya. Doon ang kanyang destino. Mahigit na ring 5 taon kaming hindi nagkikita mula nang maghiwalay kami. At balita ko, Tito Makoy, isa na siyang major ngayon. Sunod-sunod raw ang kanyang promosyon sa nakalipas na 5 taon mula nang maghiwalay ang aming landas. Patuloy pa rin ang aming ugnayan sa cellphone hanggang ngayon. Ako, Tito Makoy, hindi pa rin makamove on. Hindi pa nag-aasawa at hindi rin pumapasok pa sa relasyon. Kasi, Tito Makoy, pareho kami naghihintay ng pagkakataon na muling magkita at muling magkasama. Pero pareho rin hindi namin alam kung paano, kailan, hanggang kailan at saan. Mahal na mahal ko siya, Tito Makoy. Sa loob ng 5 taon, wala akong ibang pinangarap kundi ang muli siyang makasama. Muli siyang makita at muling magkasama ulit at ibalik ang aming araw na masasaya. Pero sa kasalukuyan, Tito Makoy, ito'y nananatiling pangarap lang at sa isip ko.
Bakit po tito makoy kaming mga nasa ganitong mundo kailangang dumanas ng mga ganitong hirap? Lagi na lang merong balakid sa pagmamahal. Ito lang po ba tito makoy ang nararapat sa amin? Hindi rin po ba kami pwedeng maging masaya tulad ng normal na babae at lalaki? Hindi rin po ba kami pwedeng makahanap na kasama panghabang buhay? Yan po ang mga tanong na pumapasok sa isip ko dito makoy sa kasalukuyan. At ang kasagutan ay kapareho lang ng walang kasiguruhang pag-iihintay kung magkakaroon ulit kami ni Lieutenant San Pedro ng pagkakataon na magkasama, pagkakataong sumaya at pagkakataong lumigaya. Patuloy akong nangungulila, Tito Makoy. Hanggang dito na lang, Tito Makoy, ang aking sulat at maraming salamat sa pagbabahagi mo ng aking kwento dito sa iyong channel. Magandang araw po. Maraming salamat, Aris, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Sana muling pagtagpuin ang landas nyo ni Major San Pedro. Major na pala siya ngayon. Sa tanong mo, bakit laging may balakid? Alam mo na, namulat kasi tayo sa mundo na ang tradisyon at paniniwala ng isipan ng tao, ang pag-iibigan ng dalawang nilalang ay para sa lalaki at babae. Ito ang tradisyon na kailangan nating harapin. Ito ang kailangang harapin at ito ang kailangang mabago muna bago mawala ang social stigma sa mga dalawang pusong nagmamahalan na pareho ang kasarian. Iyan talaga ang pinakang balakid dyan, ang social stigma. Ang social stigma ang daming idinudulot nitong balakid. Halimbawa ikaw, pwede kang umamin, kaya mong harapin ang mga problema, mga balakid na maaari mong salubungin pag naglantad ka ng iyong pagkatao. Pero sa kaso ni Major San Pedro, mahirap. Kahit pa meron na tayong batas na ang isang kawani ay hindi pwedeng tanggalin dahil lang sa sexual preference. Pero sa kaso mo, okay yan, hindi gaanong mabigat. Sa kaso ni Major San Pedro, sundalo siya. Hindi ko alam kung sa mga sundalo ay effective na rin ang ganyang batas. Pero ipalagay pa natin na effective rin ang ganoong batas. Hindi siya matatanggal sa trabaho. Pero ang problema, ang diskriminasyon na maaari niyang harapin buhat sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Di maiiwasan na mayroong manlalait sa kanya at di rin maiiwasan na kung ano na lang pagtawanan siya at kung ano-ano pa. Iyan ang mahirap na sitwasyon. Kaya naman, mawawala lang ang ganitong balakid talaga pag tuluyan ng nabago ang paniniwala ng tao sa tradisyon na ang pag-iibigan ng dalawang puso ay para sa babae at lalaki lang. Nababago na ito unti-unti, pero siguro daan-daang henerasyon pa ang kailangang isilang bago tuluyang mabura ang ganyang tradisyon at paniniwala. Bago tuluyang masabi natin na ang pag-ibig ay para sa iniibig. Ang pag-ibig ay walang kinikilalang kasarian kasi ito ay kusang nararamdaman sa taong nais mong alayan ng iyong pag-ibig. Pero ang balakid na yan, pwede pa rin niyang malampasan basta baga pareho kayong dalawa handa sa naharapin kung anuman ang maaaring mangyari sa gagawin niyong desisyon sakaling ihayag niyo ang inyong pag-iibigan. Hangad ko, Aris, na muling pagtagpuin ang inyong landas at maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwento na nais ibahagi, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Maraming salamat po.